Sapat lamang na pagkain sa araw-araw ang kinikita ni Alma mula sa pagtitinda ng gulay. Sa papalapit na undas, pinag-iisipan niya kung magkakaroon pa sila ng salo-salo. Sa mahal daw kasi ng mga bilihin, wala na raw siyang extra budget para rito. Hindi, kulang kasi sa hirap ng buhay ngayon. Tapos mahal lahat ang paninda na gagamitin sa panghanda. Sa amin kasi simple lang, walang yung magarang handaan. Mag-aalay na lamang daw siya ng panalangin at kung may matirang pera ay bibili ng ititirik na kandila. Sa tindahang ito, hindi bababa sa 1,000 piraso ng kandila ang naibebenta araw-araw. Sa papalapit na undas, inaasahan nilang mas marami pa ang kanilang mabebenta. Ang namin, tinatanong namin yung para saan, sasabihin din naman po is para sa undas, yung iba naman po is para dun sa altar. Sapat naman po, marami naman po kami mga stocks. Sa ngayon, pumapalo sa 20 pesos hanggang 475 pesos per pack ang kanilang benta depende sa klase at laki. Paalala ng Department of Trade and Industry, nasa 30 pesos hanggang 100 piso ang kanilang itinalagang suggested retail price. Hindi naman nila hawak ang presyo ng specialized candles. Pero dahil sa demand, posible para tumaas ang presyo ng kandila bago sumapit ang undas. Babala ng ahensya, maaaring maharap sa kasong paglabag sa Republic Act No. 7581 o ang Price Act ang sinumang hindi susunod sa SRP. Panawagan namin is huwag po nating gawin yung tinatawag na undas rush. No? So kung mayroong Christmas rush, mayroon ding undas rush wherein a day or even hours before the celebration of the undas, doon bumibili yung ating mga mamamayan. Kung sakaling may budget na po tayo ngayon, we encourage na ngayon pa lang is bibili na sila. And ang kandila din po ay isa sa mga basic necessities. Bukod sa kandila, binabantayan rin ngayon ang presyo ng bulaklak. Ayon sa tinderang si Criselda, posibleng tumaas ang presyo ng mga bulaklak ilang araw bago ang undas. Maaari raw kasi magkulang sa supply dahil sa mataas na demand. Third week ng October, siguradong tataas lahat yung mga bulaklak. Siguro sa third week yun, pag maglilinis na sila ng sementeryo, yung mga ano. Yun lang naman ang kanya, tapos sa katapusan na. Sa ngayon, naglalaro sa 100 to 150 pesos ang presyo ng mojako o table centerpiece flowers. Ang basket flower naman, nasa 400 to 500 pesos depende sa klase. 35 pesos naman ang kada piraso at 300 hanggang 400 pesos ang kada dosena ng cut flower. Ang baby's breath, nasa 150 pesos kada bundle. At ang chrysanthemum, nasa 300 to 350 pesos. Na kakasiguro po tayo na yung mga paninda pong mga kandila sa ating mga grocery stores and supermarkets ay nasa tamang presyo. Upang malaman ang updated suggested retail price, bisitahin lamang ang e-presyo website ng Department of Trade and Industry. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.